So what is up mga tol? Isang napakagandang araw. Kaya ako nasabing napakagandang araw kasi may kukunin tayong motor. Alright, mamaya na lang, intro muna. Yung remote niya kasi sir, nag-iisa lang to. Isa lang yung remote. Hindi siya katulad ng ibang brand ng motor, katulad ng Honda na mayroon dalawa. Oo. E si Yamaha, isa lang talaga ang binibigay, no? Mm-hmm. Pero ang security, ang kaganda naman kasi dito yung security niya. So, wag natin ipapakita kasi meron tong code sa loob. Oo. Na dapat ikaw lang nakakaalam. So yan yung code dito. So, saan inaano yung code? Ito yung tipo na halimbawa mawala man to, meron siyang connectivity dito na sa code dito mismo sa na button lang, ito button. Diyan sa start? Diyan sa start niya. So, meron tong, ang maganda mag-explain dito sir, pag nagpa-first maintenance ka sa Yamaha. Tuturo ko na dito sa Yamaha natin sa iba ko. Ah, dun sa yes, kanto? So, magaling yung mga mekaniko nila doon, talagang na-identify nila yung bawat features ng motor. So, magsimula tayo, sir, no? Mapapansin niyo, sir, ilo-long press lang natin. Bigla siyang magre-red. Mm-hmm. So, kanina kasi na-long press ko na siya, kaya gumagana. So, ito, possible, naka-off na siya. Naka-off na yan. Pag pinidol po ito, wala siyang gagana, di ba? Oo. Siyang gagana. So, paano siya i-on? Ito na naman. Long press din. Long press lang. Pag nag-red siya ng isang blink, bitaw, then push. Pag nakita mo na yung key niya dito, so, doon siya gagana. Possible na pwede mo na siyang i-putin. Para gumana. Nakikita mo sa dashboard niya lahat ng identification niya. ABS, ibig sabihin gumagana yung ABS niya. And then, nakikita mo rin per kilometer dito. So, start natin, sir. Familiar naman kayo sa scooter, no? Oo, nakagamit naman. Scooter, kailangan, di mo siya basta ipipush lang na di mo hinahold yung brake. Right and left. Start ko siya, no? And, ilalagay natin yung mga function ng busina. Yung consumption ng gasolina kasi bakit? Natulad yan, nasa highway ka, di ba may mga stoplight na matatagal yung
nakatikit ko dito kanya, pero ako kasi hindi ako gumagaling ko sa akin. Kasi parang na-bypass lang din naman ako. Kahit ako parang masanay ako na ramdam ko ng mga ano. Na-under yung mga ano. Kumbaga sa mga picture, additional pictures lang niya. So ito, kahit kuma-under siya, kunyari, gusto ko lang siyang i-on. Okay lang na i-on ko to siya. Oo, pwede mo lang siyang i-on. Pwede mo lang siyang i-on. Kumbaga nasa iyo pa rin yung, ano, yung decision. Okay. Kasi motor gagamitin lang naman natin. Na. Oo. Ayan, no, tapos i-ano ko rin sa'yo. Yung function nito, mapapansin mo wala siyang button dito sa dashboard, no? Nandito siya. Nandiyan na sa araw. So baka iisipin natin, baka flashlight pa yan, no? Ano? So hindi. Button to para dito sa dashboard. Mapapansin mo, umiikot-ikot dyan yung trip 1, trip 2. Yung battery niya, yan nakalagay na rin yung pinaka-function ng battery niya, is 14.5. Usually, yun naman yung pinaka-standard. Yan. Yung oil, makikita mo kung maaari ka na ba mag-change oil or hindi. Ayusin na rin natin yung B-belt, nakalagay din. So ayusin na rin natin yung ano, yung oras. Ilo-long press lang natin yung ano, itong button na to. Long press lang. So nakita mo lang, nakita lang. Bitaw. Tapos long press ulit. Para, eh hanggang ano lang naman yan, 12. Ah, wala siyang 24. Oo, hindi siya 24, ano. So, ang oras natin is 10. Long press para lumipa. 10:25 AM. So long press para mag-set. Okay na siya. Tapos sir, yung ano natin, yung engine tsaka wiring nito, meron na siyang parang na tinatawag. Kaya hanggang maaari, wala mo na tayong problem. In case lang. Pero gusto ko siya si FN, magsabahan na wala pa na nangyayari mga problema sa akin. In case lang naman. Warranty ng tawagin natin. Good performance naman si FN, magsabahan. Tapos first change oil ito sa standard, kailangan maka 500 kilometers ka na. 500? Doon ko siya dadalhin? Yes po, tulad na sabi ko, doon dadalhin kay Yamaha kasi si Yamaha talaga yung mas magandang nakakaalam ng maintenance ng motor. Doon yung mga magaling natin mekaniko. Tapos pangalawang change oil, 1,000. Saan nila rin po yung mag-a-advise kung ano yung mga dapat palitan, ano yung mga dapat baguhin kasi siyempre bago nga yung Yamaha natin. Sa 1,000 yun? Ako 1,000, tapos 1,500. So every 500 po yun. Tatlong klase po yun. Tapos yung after ng mga ano mo yung break-in niya, ayun na po ang bahala. Paano nyo mo? Kung paano nyo ito? Usually, 1,000 to 1,500. Hindi tayo mag-impact sa, ano, sa araw. Diba? Yung, kasi naka-isang buwan na ako, kailangan na mag-sensor. So hindi, dito tayo sa auto niya. Sa auto. Kailangan nyo. Tapos ito yung box niya, sir. Yung box niya. Ito yung spring, no? Hindi siya mga baba. Yung box niya. Napansin mo kaya kanina, meron akong dinudugot sa ilalim. Oo. Diba? Ito yung susi niya. Ah. Oo, kasi para pag mamaya maiwan din sa loob yung remote. Eh. Ito yung susi niya. Alam mo, susi lang ng bahay, no? Oo nga. Meron siyang susi sa ilalim. So kasi kamisado ko yung nakakatawa. Yan yung susi niya. Basta nandito lang. Ang purpose doon, yun nga, kung nalasabi pag nawala to. O kaya naman, tinatamad ka ng kulim ko sa taas ng bahay niyo, o kaya kung saan mo nailagay, eh hawak-hawak mo tayo, ito na lang, kasi ito lang naman kukunin ko sa loob. Nakapahin mo na lang. Nagandahan din dito, sir, meron na siya naka-install na charger na port. Ayan, o, oh, yan ang mahalaga rin. Oh. Yung iba kasi nagpapa-install pa, di ba? O, oh, kahit ako, yung sa motor ko isa. Oh, ito, di mo na kailangan pa-install kasi talaga mismo si Yamaha na ang gumawa ng paraan para install yung charger port niya sa lighter. Ganun din meron na siyang ano dito. Yung galagay ng cellphone. Kasi dyan, cellphone niya. Pero hindi sa safety, sir, ha? Oo, kasi walang lock, eh. Hindi sa safety. Kasi pinakagandaan, sir, ang N-box, sir. Pagpira tayo mo itong... Kasi sa una kasi minsan, di natin makabisado na naka-off pa or naka-ganito lang siya. Hindi pa sir off yan, no? Hindi pa off yan. Kailangan sa remote talaga. Oo, kailangan sa remote. Kung kapansin mo, sir, pag lumayo ako, tutunog yung unit natin. Kasi... Kako lang, sir. Ayun na yun. Oo. Sinasabi niya na, o hindi pa ako off, hindi pa ako safety. Kaya sinasabi niya na gano'n. Pag lumapit ako, bigla siya mawawala ulit. Kasi malit niya nandito na yung... Susi. Ay, yung remote. So, kailangan natin i-check diba? So, parang ilock. Tulad din ng ibang motor, ilan muna, push, tapos makaiikot. Ah, okay. So, paano buksan yung mga upuan natin, may mga function din yan. Yung itututok mo lang yung open dito. Ah, dito yung marker. Pero kailangan bago mo siya i-open, kailangan meron mabas na key dito. Pag lumabas na yun, saka mo siya ma-open agad. So, pwede mo siyang buksan yung fuel tank. Saka yung set para dito.
Kasi dito yung half face, no? Ay, dito battery. Kasi wait up na pala yun sila. Ayun, may mga katanungan ka pa ba, sir? Wala naman, wala. Nakita ko naman na lahat. Try mo, sir. I-function mo yung para matry mo lang kung paano pa. Sige, try mo, sir. So lock muna natin. So hindi pa siya naka ano, 'di ba? Naka-open pa 'yan. Long press ko muna 'to. Pa nag-blink. Ay, hindi pa siya nag-blink. So nag-blink na siya. Ah, umilaw lang siya. Oo, 'yan. Well, yun na 'yung pinaka tendency na 'yan, ano, na na-lock na siya 'yung unit mo. Ah, 'yun na 'yung nag-operate siya. Ang pinaka function kasi ng remote natin, sa kanya manggagaling 'yung ano, lock system niya. Kaya tinawag niya smart key. So, nakabukas pa siya. Pag nag-blink, doon na siya nakalock. Yun. Ayan, lock na yun. Open na yun. Ah, open na yun. Sige, try mo, sir. Push yan. Ayan. Basta hanggat nakikita mo na merong smart key dito, yung logo ng susi. Gagana itong ano, itong pinaka-susi niya. Susi. Parang sasakyan ganun din, di ba? Mga ganyan na rin yung mga sasakyan. Oo, karamihan ngayon. Wala na rin ano, push start na lang. So, ito, sa push din, di ba? Papunta sa... Papapush nyo muna, push. Kapag ayan. Mana sa kasigara. Tapos ito. Para sa fuel, tsaka set. Sige. Ah, ano pala siya? Para dito. Oo. Tapos sa seat. Ayan. Para mabuksan daw. Pero pa siya yung itong dalawang susi. Mala din susi ng kwarto, no? Susi ng bahay. Tapos, press ko ulit. Ay, mapipress ko ba siya? Oo, i-push mo muna ulit. Hindi, matigas. Ibabalik mo lang siya sa pinaka, no? Yan, babalik push mo muna ulit para mag-operate. Ah. Saka mo siya yung i-on. Oh. Yan, okay na. Alright, tapos, diretso lang, pagpapatayin. Pagpapatayin, ganun lang din. Ganun lang. Tapos, push ulit. Wala, di pa yan, di pa masyado patay yan. Kumbaga yun yung yan. Yan. Tapos kailangan lagi itong off, lakatutok dun. Mm-hmm. Sa ano niya. Sa marker. Oo. Tapos pag ilalako na siya, push. Yo. Yan, tapos long umilaw na. Oh, umilaw na. So lock na yun. Di na siya mag-operate. Safety na yung motor mo. Okay. Yan. So okay na, sir, no? Wala na po yung katalungan. Wala na. Wala na. Ayos. A few moments later. Ayan, ano? Bagitin mo nga pangalan mo? Ronel Mulleda, di ba? Yan, motor trade. Yan. Punta kayo dito pagkukuha ng motor. Ito nga ng Facebook, yan mga landon pa. Oo, i-screenshot na naman kita. Ayan ito. Sige, salamat. Ay, thank you. Salamat. Kaya mo na lang ako pag may tanong ka ulit. Oo, sige. Hindi ko yata na bago yung settings ng ano ko. Settings ng camera ko. Gas muna tayo. XCS full tank. Fine. So ayan, pagpagas tayo. Nakayos ko na rin yung volume ng aking mic.
Right and back. Hi. My dream. Shit, ganun nakalayo, sensitive na niya. Tumutunog-tunog na siya. Fresh from the casa. Alright, Dantay C5, baby. Ang taas niya. Mataas siya. Mataas siya mga tala. Tingkayad ako. Re-reviewin natin to mga tol. I-reviewin natin to. Kailangan ko muna siyang gamayin. Alright. This is my side mirror. Parang naliliit ako sa side mirror. Alright. Ba't naghahanap ako ng aapaan kong ano? Ang sarap. Sobrang komportable. Sobrang komportable niya mga tol. Ang sarap niyang gamitin. Siyempre, pag nasanay ka sa wave, talaga mas masarap gamitin to. Parang naano lang ako isingit kasi nga laki. Tsaka ayoko dito sa Paranaque, may motorcycle lane. Diyos ko po. Ang kit ng busina po. Nasanay ako sa busina ko sa wave. Taas niya, promise. Pero ang gaan. Hindi kaya mga akong pandak na pandak dito. Piling ko pandak na pandak yung dating. Alright. C5. Mahirap yung may maluwag na bulsa. Baka mawala yung susi. Ay, pogi. Pogi mo. So, paano? Mamaya na lang ako mag sasalita tungkol sa NMAX na to, no? Pagbiyahin ako ng padas na. One eternity later. Ayun mga tol, ano? maraming salamat. Naunahin ko na i-shoutout to, syempre. Hindi mangyayari itong aray. Hindi mangyayari itong vlog na to, kundi dahil sa... At syempre, hindi ko rin makukuha to, no? Kundi dahil sa ating napagbilhan, no? Shoutout sa Motor Trade Sukat 1, Cluster 1, basta Valley 2, Paranaque, no? Doon ko siya nakuha, no? Maraming salamat din kay Sir Romel. Ayan, yan. Maraming salamat kay Sir Romel. Yan. Shoutout sa'yo, Sir. Maraming salamat, no? Kung kukuha kayo ng motor, ayan, kukuha rin kayo ng NMAX V2. PM yan. Ilalagay ko na lang sa screen, no, para malaman nyo din kung gusto nyo rin kumuha sa kanila. So ayun, napakasarap niya, masarap siyang gamitin. Pero, di ba, syempre nagamit ko na yung ADV. Diba, kung nanonood kayo sa channel ko, na-test drive ko na ADV. Para sa akin, mas komportable ADV. Kasi, ewan ko, parang random ko yung tagtag nito. Pero, okay lang naman. Siguro, isa yan sa mga papalitan ko. Puta lang ba, Toy? Pero, yun. Ang sarap eh, arangkada, no? Lalo na kung galing ka sa kagaya ng luma kong motor. Naku, napaka-traffic naman, Diyos ko po.
Speaking of ADV, ayan, ADV. Shoutout sa'yo. Kakabanggit ko lang ng ADV, nandiyan ka na. Dito ko masusubukan ang aking kakayanan. Check. Alam mo sa mga ganitong pagkakataon, parang naminis ko mag-wave. Isa maliit lang eh. Masasanay din ako dito. Kasi alam mo yun, mamamaalam na si Wave. Bibenta ko na yun. Wala eh, wala akong space sa garahe. Wala na space sa garahe, wala na siyang pag-agarahian. Kaya panahon na talaga para mag-upgrade. Sobrang sarap sa pakiramdam pag galing ka sa mga wave, no? Tapos lilipat ka sa ganito. Kasi parang, chillax na chillax ka lang talaga. Ano, tataas mo pa yung paa mo ng ganyan. Ahay! Talaga naman. Hindi mo re-relax. Kaso nga lang, parang naramdam na ramdam ko lahat ng lubak. Talagang matagtag ka. Na naman yan. So pupunta muna tayo ng Molino, ng Jollibee Molino, kasi kukuha tayo motorcycle cover. Sana yung mga nagbe-baby ng motor, wag kayong mainis sa akin, no? Kasi syempre, sabihin nyo, bago-bago, parang nilalampas-lampas ka na agad. Wala lang, kasi ako mas gusto kong gamitin siya kung paano ko gagamitin. Ganun. Habang umpisa pa lang, gamitin mo na siya kung paano mo siya gagamitin. Diba? Parang masanay siya. Kung naka-wave to, lakas ng loob kong sumingit dito, eh. Kaso, hindi ako wave kaya. Tsaka pala mga tol, nakatingkayad ako dito, ha? Tingkayad talaga. So, ano pa bang masasabi ko ngayong gamit-gamit ko siya? First time magamit. Pag nag-ride kami ng tropa ko, no? Subscribe pala kayo doon. Meron ng YouTube channel yon, yung may-ari ng ADV na nireview natin. Ayun, na-influence yan, nag-vlog. Pero ilangan, support, no? Si Ryan o Arisa, shoutout doon. Screenshot ko yung channel niya. Tapos nga natin yung paa natin. Gano'ng asarap yun. Ay, sarap. Km/L. Aba, napakatipid. Napit lang pa. Nga pala mga tol, ngayon ako nakapag-drive ng NMAX, ha. Diba sinabi ko naman noon sa vlog ko sa ADV, no? Hindi pa ako nakatesting ng NMAX, eh. Tsaka Aerox. Ngayon pa lang. Ito, first. Alam mo yun, hindi ko to na test drive, hindi ko to na ano, gusto ko lang. Pero dati talaga, nung hindi pa lumalabas to, ang gusto ko talaga is ano, PCX. PCX talaga gusto ko dahil dun sa ano, saksaan nyo ng charger dito, yun. Eh, lumabas to. Tapos may charger na rin ng cellphone. Tapos, ABS pa harap likod. Eh di syempre, dito na ako. Keyless na rin naman. Try ko. Try. Dapat dito ako sa patag, eh.
Baba ako na sa gitna. Yun, sumisipa yung BBA. Nakita kong may lumabas na BBA na icon. Siyempre, bilang dati akong naka-wave, no, parang alangan ako magsisisingit kasi parang feeling ko laki-laki nito. Tatabi muna tayo sa Sea Oil para mag shoutout. Shoutout muna tayo. Dito tayo sa may BDMC Hospital. So ayun, no. Shoutout. Shoutout kay Justin Sabanal, kay Dean Jenkins, kay Kit San Diego, tukayo ko yan. Tapos sa mga katrabaho ko, no, makasabay ko mag-training, no, sa Wave 26. Yan, tsaka sa mga naging teammates ko sa prod ngayon, no, sa team Titans, no, kay Boss Team. Yan, kay Brian, kay Phil, kay Denlor, yan lahat. Lahat sa inyo, shoutout sa inyo lahat dyan. Kay Tris. Tris, wag mong tanggalin yung side stand nito. Yan, shoutout sa inyo lahat. Kay Jen, J. Ramos Vlog. Yan. Shoutout sa inyo lahat. Mabuhay kayong lahat, no? Maraming salamat sa suporta ng vlog na ito. I love you all. I love you all. Alright. Siyempre, hinuli ko talaga to. Ito yung nanalo sa aking pag-giveaway na sa plate badge. No, syempre. Dahil maiging support, ha. O, shoutout sa'yo, Del Eduarte. Maraming salamat sa supporta mo. Nanalo ka ng plate badge for December. Love you, mama. Chup-chup. Yan. So, siguro dito ko natataposin tong vlog na to, no? At masayang-masaya ako ngayong araw na ito kasi hindi naman siguro halata. Nag-record pa ba ako? Nag-record pa. So ayun, maraming salamat sa inyo mga tol sa sumusuporta. Nasa 560 something subscribers na tayo. As of this recording, no? Maraming salamat sa inyo sa mga nanonood ng aking vlog. At kung gusto niyo pang nanonood ng mga ganitong vlog, syempre wag niyong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Alright. Sya. Sige na. Ride safe everyone. Stay safe. Syempre wag na kayo mag-commute. Bumili na kayo ng motor kagaya nito, NMAX B2. Paalam.